Celebrity Bluff, Celebrity Bluff, kilalanin mong facts. FACT, FACT, yung pakakumpak, yung pakakumpak, Celebrity Bluff, Celebrity Bluff. Ngayong Father's Day, pasayayin natin ang ating mga ama kasama mga tatay na maglalaro. Mga tatay talaga. Maglalaro ngayong gabi. Please welcome! Wow, jackpot to talaga. Ang gaganda ng mga supling, Ryan Eigelman! Ryan, natutuwa ako dahil hindi na lang ikaw ang bumabati ng Happy Father's Day, kundi ikaw na rin ang binabati ng Happy Father's Day ngayon. And I'm sure you'll be very, very happy when Catalina greets you Happy Father's Day. And I want to greet you too. I have a very happy Father's Day. And I hope that you have a great day with your children and your wife. Eto talaga, eto ha. Akala nyo komedyante lang yan, magaling din dramatic actor. Yan kasi maraming drama sa buhay. Dennis Padilla! Fact na fact na si Dennis Padilla bilang ama ay talagang napakahusay, napaka maintindihin sa kanyang mga anak, no? He tries to make sure na meron siyang oras sa bawat anak niya. Pareng Dennis, Happy Father's Day. God bless you. Do your best. Ito naman sinasabi ko sa inyo. Magmula nang nakilala natin siya, siya na lang. Walang pumalit. Ninyo Mula! Well, si Ninyo, believe it or not, napakabait na tatay. Talagang hands-on siyang tatay. Palagi ko yan nakakasalubong sa mga mall. Siya talaga ang nagpapasyal sa mga anak niya. Sinasamahan niya sa manood ng sine. Happy Father's Day. Good luck sa game mo at galingan mo. Kailangan manalo ka, ha? Magandang gabi mga kapuso! This is Celebrity Bluff Season 3! I really expect you to enjoy. Kasi syempre mahilig naman kayo dun sa mga parang nang bablas. Ah, Dennis? Nung araw yun, nung bata-bata pa lang ako. Pero ngayon na 41 na ako. Okay na lang. Hindi na ako nagbablas. Lagi katotohanan na sinasabi ko. Sana nga. Sana ganyan din ang iniisip ng ating mga gangnam para matulungan kayo. Sakali man, ha? Sana merong mag-uwi sa inyo ng half a million! Yes! Ingat-ingat lang at makinig, makinig pag may time sa ating mga gang na huwag kayo magpapaloko, Wally Bayola! Woo! Eto matino, matinong matino. Kadalasan tama ang sinasabi nito. Jose Manalo! Mga guwapong mga daddy ang ating players. Siyempre, tatapatan natin yan. Thank you so much at pumayag kang mag-guest ngayon sa aming very special episode. Very special guest from Hollywood, a listener and Academy Award winner, Angelina Goli! Oh. Angelina, thank you so much for joining us tonight. May jet lag ka ba? Slight. Slight? Nakailang oras ka ba? Saan ka ba galing? Sa kabanatuan. Inaalaw ko yung mga nanay ko doon. Ang ganda-ganda naman ni Angelina. Grabe! Buti na lang. Kamukha ni Brad Pitt yung katabi mo. Balikan na, balikan na dito. Amoy Pitt. Huwag ka nang umano. Ayun, oh. Players, ito na. Ito na yun. Good luck. Let's play round one. This is Fact or Bluff. At nagsisimula yan sa mga squares na i-reveal ng ating bluff board. Meron tayo ang hakbi, ang taknet, at saka ang tipag. Ako yun eh. Oo. Ryan, ikaw muna ang unang pipili. Yes, ma'am ka dyan.
ng square. Subukan natin yung ang hapde. Oh, bakit naman? Wala lang. Masakit agad. Ang hapde! Sige, pwede mo silang saktan. Huh? Si, Sino? Jose. Yun. Bakit naman siya agad? Wala lang. Katapat eh. Direkte. Oh, Jose! Ay! Ano naman talagang lakas mo? Brother yan eh. Question for Jose. Ayon sa latest study, alin sa mga sumusunod ang pwedeng ilagay sa sugat upang ito ay mabilis na gumaling? Salt? Uy, pelikula mo yun, di ba? Yeah. Sugar o pepper? Sugar. Kasi, unahin na natin yung mga nalalason. Nagiging gamot yung sugar, di ba? Pag nalalason, anong unang pinagagawa? Painumin mo na asukal. Pakainin mo ng asukal para sumuka yan. So, hindi ko lang alam kung ano yung gamot na nandun naghahalo dun. Pero yung asukal, meron siyang gamot na ladala eh. Kaya yung mga sugat natin dito, ba, nadapa ka, parang ganito. Ay! Ay, pare! Yung mga ganyan sugat. Yan. Imbis na kung anong pinisilin or nilalagay mo, yung asukal, sinisip-sip agad nung sugat, yung asukal, nagiging pantay, nagiging pantong kung tawagin is langib. Madali siyang gumagaling. Yes? Pepper! Pepper! Paminta! Opo. Paminta! Opo, naku, porket paminta, pinili mo. Paminta? Totohanan ba? Ay, naku, ayan na nga. Siya ay isa rin sa magaling na disinfectant or antibacterial. Naalala mo yung Mertilate? Naalala ko. Kilala mo siya? Mahapde. Oo. Mahapde rin niya. Habang mahapde, nakakagaling. Yes! Oh! Ayoko, syempre ang sagot ko, salt. Kasi yung mga anak namin ni Brad, nung na grade 5 na, nung tinuli, pinatakbo namin sa beach na dagat. Ah! Pero gumaling talaga. Ah! At saka kasi, movie ko yan. Oo. So bakit ka naman sasagot ng sugar? Wala naman akong moving sugar o kaya pepper. So, Ryan, of course naman asugatan ka na, no? Oo naman. Anong nilagay mo? Alcohol. Wala. I'm sure yung alcohol. Betadine. Ang pinili mo ay si Jose. Bilang buhay naman, maniniwala ka ba dyan? Sagot niyang, sugar? I'm gonna have to say bluff. Sakit! Bayan, unang-una! Ryan? Sugar crush. Sugar! Nasagot ni Jose, sabi mo ay bluff. Bluff na bluff na. Yeah. Bluff na bluff. Bluff na bluff. Bluff. Absorb ng asukal ang tubig na nasa sugat. Yung tubig na yan, yan talaga, doon talaga pumupunta yung mga bacteria. So, mahusay mag-absorb ang sugar. Yun. And, yung 2,000 for you, Daddy Ryan. Ay, napunta kay Dennis and Nino. Thank you sa donation. Wala. Walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Dennis, mamili ka. Ang sakit. Wala mang ang sakit. Sige, parang yan ang itinutulak sa akin. Sige, ang sakit. Sino gusto mong saktan dyan? Si Angelina Jolie. Bakit? Angelina, he chose you. Thank you. Oh, good luck. And here's your question. Yung 2004, natapat sa anong araw ang breakup ng magkasintahang dolls na sina Barbie at Ken? Ang dami naman tanong. O, bakit? Marami naman nag-break up. Bakit naman yung Barbie at Ken pa? Anong break up ba gusto mong tanongin? Hindi, okay na to. Baka kasi ka pumunti. Eh, alam mo naman kami ni... Sino? Magaling kami sa break up. Tama na. Wala siyang kinalaman sa'yo. Angelina?
Kilala ko kasi yung dalawa na yan eh. Ah, talaga? Ay, taga-Hollywood. Oh, sa Hollywood. Oh. Si Barbie, tsaka si Ket. Alam ko kung kailan sila nag-break up. Kailan mo nag-break up yan? Noong Christmas. Pasko. Uy, sakit naman nun. Mm, kasi, mas marami bumibili kay Barbie kaysa kay Ken. So si Ken, insecure. Ba't insecure? Ano? Lalaki ba si Ken? Mag-shota nga si Ken. Ah, mag-shota ba? Mag-shota. Kasi yung larong kong Barbie tsaka Ken, pinaghihiraman ko lang ng damit eh. Magkumare. Oo. So na-insecure ang Ken, nakipag-break up. Ah. Pasko. Ay, sus. Kasi walang bumibili sa kanya masyado. Oh, ikaw. Balita ako, na-insecure ka din eh. Ay, hindi po. Kay Angelina. Hindi po. Ano, may Barbie ka din. Sa pagkakaalam ko, Thanksgiving. Kasi po, mas marami po yung benta ng Barbie. Talaga nung Thanksgiving. Bakit? Mas marami pa sa turkey? Oo. Sa amin sa Hollywood, turkey ang pinanghahanda sa... Ano? Thanksgiving sa Hollywood. Ano? Turkey ang pinanghahanda. Sa inyo, Barbie? Barbecue! 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 Valentine's Day. Kaya nga masakit eh. Yung araw na yun, doon sila naghiwalay. At sa kanila rin nag-umpisa na yung manika o yung naka-display na Barbie tsaka si Ken ang may display na merong yung puso na may ganun sa gitna. Break! Yun, doon nag-break. Kaya nagkaroon ng issue mga tao pagdating ng December at Thanksgiving, doon lumakas ang benta nila. Ah! So nagkaroon ng preparasyon. Ikaw anong day? Wag na. Aka? Wag na. Wag na. Holy Week? Ang sabi ng pinili mo na si Angelina, Christmas Day, nag-break si Barbie at saka si Ken. Napakapait naman ang Pasko na yan. Dennis, fact or bluff? Fact. Grabe, ha? Magandang ka. Na fact. Anong sabi ng bluff board? Is it a fact? Hey! Uy! Naku naman! Tama si Jose, nag-break si Barbie at saka si Ken. Bakit naman Valentine's Day pa nag-break? Napakasakit talaga. Anong dahilan? They just fell out of love. Ay, naku ninyo! Yes! Ano to? No choice na, no? No choice na. Sipag na lang. Natitira sa'yo. Ang sipag. Eto, Wally. Pwede? Idol. Idol, oh. Oh, idol daw. Eto yes. Ang tanong for you. Ayon sa isang research, mas ginaganaang kumain ng kahoy ang mga anay kapag nakakarinig sila ng anong sound? Rock music. Pag nakakarinig din yung mga anay, parang nag-trip sila. Ano yun eh? Rock music. Ay, sa amin kasi sa Hollywood, yung mga anay doon. Hollywood? Akala ko ka ba natuwan? Saan? Ano ka ba? Close ko rin yung mga anay sa Hollywood. Nakakausap ko rin sila. Abay ba talaga? Anay pa sa Beverly Hills. Mas kumakain sila ng kahoy kapag nakakarinig sila ng high-pitched na voice. Gaya ng Victor! Mga ganon. Kasi nai-stress sila. Nakaka-stress yun eh. Kulog at kidlat. Pag nakakarinig ng kulog at kidlat? Doon natalit madalas eh. Pag nakarinig siya ng kumulog at kumidlat, natataranta yan eh. Dahil after ng kulog at kidlat, ulan. Pag ulan, wala silang makakain, kaya yung kung saan nandun sila, yun na lang yung ginangat-ngat nila. Yung mga kahoy na nandun. Ninyo mula? Yes! Dali? Madali lang. Madali lang? Oo. Oo. Bakit ganun ang tingin mo sa kanya? Baka hindi eh. Bakit? Eh, wala lang kasi, sabi ng anak ko kasi kadalasan daw, usually daw, si Jose daw ang tumatama dito. Sabi sa akin ng anak ko kanina. Oo. Sabi, Papa, kadalasan dyan si Jose ang pinakamatalino.
tanga rin paminsan-minsan. Oh, eh kung ganun, si Wally, naku, sama tuloy ng tingin sa'yo ni Wally. Hindi, sinasabi ko lang naman yung totoo eh. Sinabi sa akin ng anak ko eh, di ba? So, Father's Day, so dapat ko paliwalaan, di ba? Kaya nga, idol kita, Father's Day. Alam, papahama kita. Yun naman pala eh. Father's Day ba to? Father's Day. Eh, bakit ako nakaganito? Happy Father's Day! Happy Father's Day! Anak, hi, Kira. Kaya ko rin naman si Brad Pitt. Wala nang sabi sa... Father's Day pala. Father's Day, to! Ah, pare! Rock music, is it a factor of love? Bluff! Bluff na bluff na! Bluff na bluff! O, pinagsisigawan, bluff na bluff! Anong sabi ng bluff mo? Bakit? Kasi yung mga anay, pag nakakarinig ng rock music, na-adjust sa vibration, so talagang kumakain sila ng ano, kahoy. Anyway, it's a triple tie! And therefore, conclude ang tatanggap. Dahil walang nakakuha ng tamang sagot. So, let's move on to level 2. This time, sa bawat tamang sagot ay 4,000. Ipakita na ang squares, please. We have hottest, the best, and most favorite. Dennis, ikaw na muna. Si Barack Obama. Most favorite? Best favorite. Oh. Ay, most favorite. Pili. Sige, subukan mo naman si Jose. Jose, huwag mo ako iligaw. Pare, di ko ma-promise, ha? Alam mo na. Alamin natin ang tanong. Sino ang favorite cartoon character ni U.S. President Barack Obama? Ninja Turtle. Yun ang favorite niya eh. Yung Ninja Turtle. Kulay pa lang. Hindi na sila lumalayo. Huwag ka sa akin tumingin ng ganyan. Hindi naman sa akin nang galing yung parang hindi ka nagsasabi ng totoo. Hindi po, hindi naman po ako pinili. Okay lang. Ano ba? Hindi ka nangalit? Donald Duck. Huh? What's up, Duck? Yeah. Old MacDonald on a farm. Kasi si Barack Obama ay laki sa farm sa Hawaii. Ah! Kakilala ko rin yan. Ha? Saan? Sa Hollywood. Sa Hollywood. Sa Hollywood. Oh, okay. Magkakakilala kayo doon. Kasama yung mga anay, sina Barbie. Close kami. Okay. Si Barack, sabi mo nga taga Hawaii, di ba? SpongeBob SquarePants. Kasi, si SpongeBob nasa under the sea. So, nakaka-relate siya kay SpongeBob. Bakit? Kasi nga, parang nasa Hawaii din si SpongeBob. Close ko rin yung kakilala ko rin si SpongeBob. Ba? Ah! Ano na kilala? Sa Hollywood. Donald Duck! Naaalala niya ang Hawaii. Oo, pag nakikita niya si SpongeBob. Ah! Ang sabi nung pinili mo, na si Jose, Turtle. Ninja Turtle. Pagong! Pagong! Dennis, is it a factor of love? It's a bluff. It's a bluff. Wala. Wala kayong pinagsamahan. Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Bluff na bluff. Ninja Turtle, no! It's a bluff! Anong sabi ng bluff board? Is it a bluff? Yes! Dahil ang favorite na panoorin ng dalawang anak ni Barack Obama ay yung SpongeBob SquarePants. Sabi ko sa inyo. Close talaga close kayo, talaga no? Kami. So, naging favorite na rin ni President Obama. Go, Dennis! Dennis, 6,000! Okay, captain, captain! Ninyo, it's your turn. Okay. The best. Okay, the best. Sino kaya ang the best dito? Anak, ano? Sino? Wala, busy. 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 Oh, look. Cute. Look alike. Ano mo siyang gano? Grabe. Eh, ikaw yan eh. Okay. Dahil yung kamukha mo na lang, pare. Nagkakorte mo ng ulo, yun. Yeah. Nakatingin ka sa akin. Oh, bakit? Anong masama?
Sige. Ikaw daw, Wally. Sige. My chance. This is your question. Para sa mga Japanese, ano ang best invention ng kanilang bansa noong 20th century? Walkman. Ay? Oh. Walkman. Bukod sa mga auto, sa mga yung mga gadget naman, Walkman. Sa amin kasi sa Hollywood. Oh, Japan na to! Hollywood na naman! Japan, the favorite pastime kasi namin to ni Brad Pitt. Oo. Karaoke. Kasi, you're the best. Oo, oh, kasi favorite namin yan. Tapos marami kami mga friends na hapon na sinasabi na, iyan nga daw karaoke, ang best invention nila. Oh. Hapon na mismo ang nagsabi sa'yo. Hapon na mismo. Cup noodles. Wow. Instant noodles. Instant noodles. Kasi alam mo naman ng mga Hapon eh, masyado sobrang magtrabaho yan eh. Minsan kakamadali nila, trabaho, 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 trabaho. Sa gabi, inom na yan eh. Inom, 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 inom. Alak, alak, alak. Yes. Yun. Asan ang noodles? Pagkatapos uminom, magkakabit. Ninyo, ang sabi ng pinili mo, I walk man. Yes. Walkman, is it a fact or a bluff? Bluff na bluff na? Bluff na bluff. Ninyo, pag ikaw ay mali dito, sa susunod na round, ay pasok na si Dennis! Ulaan mo nga. Talaga naman, inat-inat! Pag may time, hindi pa tayo sigurado, malalaman natin, pasok na nga ba si Dennis? Nakabawi kaya si Wally kay Ninyo? Magbabalik pa po ang Celebrity Vlog! Celebrity Vlog, Celebrity Vlog, kilalanin mo, Celebrity Vlog, Celebrity Vlog, kilalanin mo pa. ₱4,000 ang ating tanong kanina. Para sa mga Japanese, ano ang best invention ng kanilang bansa noong 20th century? Ninyo, ang sabi ni Wally na pinili mo ay Walkman at ang sabi mo, bluff na bluff na. Bluff ba ang Walkman? Bluff for please reveal! Yes! Invention ng 20th century ay... Totoo naman. Cup noodles! And then, ang sagot ni Angelina Jolie, Karaw, which is karaoke. At ano ba naman, Wally? Pangatlo lang ang Walkman. Dennis and Ninyo, uy! Nasa safety tayo ah! 6,000 ah! Hottest! No choice, hottest. Sige. Sino pang hindi na-choose dyan? Sino bang pinaka-hot? Sino hottest? Ikaw! Wow. Angie! Angie! Can we ask a personal question before anything else? Yan ba si Tita Angie? Before our question? Sure, why not? Hindi ba you underwent an operation? Anong ang tawag doon? Double mastectomy. Double mastectomy. Ah, ito ba? Ayun. Okay na. Okay na. Hindi kasi galing ako ng kabanatuan. Unan ko doon sa kotse. Sige, balik mo na. Ibalik mo na. Ano tawag dyan? Cancer of the foam. Yes! Cancer of the foam. Ito na yung question mo, Angelina. Ibalik mo na yan. Question please. Ano ang hottest o pinakamainit na planet sa solar system? Venus. Kasi parang ako, goddess of love and beauty. Wala siyang ano, walang clouds. So yun, nape-penetrate yung mga radiation ng sun. Kahit na ba hindi siya yung closest sa sun, tsaka yung loob nun, parang kumukulong lava. What? Kumukulong lava. Venus, no? Venus. Pala doon? Earth! Bakit ang pagkakabig ka? Earth! Natawa lang ako kasi ang init nga. Oo, di ba? Earth, mainit talaga yung Earth kasi global warming. Wala namang Venus warming. Diba? Nasa Earth yan. At kung mararamdaman na tayong lahat, sabi nga, Earth, ang ibang nandito sa Earth, ang init sa Earth.
So kinukuha niya lahat eh. Mercury po. Mercury? Opo. Bakit? Nakasisiguro ka na. Ano kasi? Nakasisiguro ka ano? Nakasisiguro tayo siya ang pinakamalapit sa sun. Kaya siya yung pinaka-hottest. Angelina said it's Venus. Venus is the hottest planet. Venus? Is it a fact or bluff? I'll go bluff. Bluff na bluff ba ang Venus? Bluff na bluff. Bahala na si Batman. Venus, bluff nga ba? Please reveal. Nadali ako ng dalawang fact. Venus pala ang pinakamainit. Kasi nga, tama naman lahat ng explanation ni Angelina. Kasi walang pumapasok na init. Walang cloud. Walang cloud. So, diretso yung radiation ng sun. Ang galing! Kasi ano pala yun? And what do you know? You're going home with 5,000 pesos. Cash money! Cash money, we need cash. Let's say thank you and bye-bye to Ryan! Happy Father's Day, my dear. No! Dalawa na lang natira. We will now proceed to round two. And this is word one. Kenny Seninho, ibabalik natin ang inyong score sa zero. Simula natin, category please. Accessory. May palito. May ino na pang regalo yun, alo pag Christmas. Favorite yan ni Brad Pitt. Oh! Ikaw lang nakakaalam ng favorite. Favorite niya yan. Close. Kamay sa likod. This is World War One. Yes, Dennis. Pwede na ako mula. Yes. Parang wristwatch. Pasok. Pasok. Wristwatch. Is it correct? Wristwatch. One correct word, 5,000. Kailangan natin three correct words para makapasok sa jackpot round. Category, please. Pagkain. Naku, magaling ako dyan. Patay ako dyan. Dami yan sa Amerika. Ha? Yan ang laging kinakain sa Amerika. Really? May palito sa pangalan niya. Parin. May palito pa. Meron? Nilalagyan ng sauce. Ladies and gentlemen, this is World War II. Yes, Dennis. Ay! Mashed potato. Mashed potato. Is it correct? Come on, give it to me. Give it to me. Haba na kamay! Haba na kamay! Lapit na naman ito. Dennis, that's two correct words. 10,000! Isa na lang. Papasok ka na sa jackpot round. Sandali lang. Tignan natin kung maaabot talaga ang bias ninyo. Babatakin lang. Oo, oh, sandali lang ha. Pakibata. Ahaba to. Kalaban to eh. Makikita nyo ahaba sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! Celebrity Vlog. Celebrity Vlog. Kilalanin mo pa. Celebrity Vlog. Celebrity Vlog. Kilalanin mo pa. Word war sa ngayon, nangunguna si Dennis. Sabi ni Ninyo, hindi siya makahabol kasi nga maigsi ang kanyang bias. Naku naman, hindi yan totoo. Hindi talaga. Category, please. Weddings. Uy! Sensitive. Talo ka dyan, pare. Ang bisa niyan. Mabis. Meron na ako niyan. Meron ka na niyan? Sa Hollywood. Ballpen lang katapat mo. Ballpen lang katapat? This is World War III! Yes, Ninyo. Marriage. Oh my God! Nabuta ka ng time, Dennis! Marriage contract. Marriage contract. Is it correct?
Merry Kitty Kitty. Sorry bro. Para sa'yo talaga. Thank you, Nino. Thank you very much. Thank you, thank you. I hope you had a great time. Yeah, thank you, thank you. Thank you. Thank you. You go home with just husband. Dennis, congratulations. Ang swerte mo talaga, no? Ikaw ang pasok sa ating jackpot round. At tandaan mo sa round na to, ang sigurado ay... Panalo! We have one question, 6 possible answers, but only 4 are correct. Dennis, let's play round 3. This is the final 4. Magbibigay ng top 3 choices ang ating mga Gangnam mamamam. At ang pang-apat na sagot ay manggagaling sa'yo. At bawat tamang sagot ay 25,000 pesos. So, 4 correct answers equals 100,000. And you have a chance to win half a million pesos. At ang lahat dito ay nagsisimula sa pagpili ng kategorya. Left word, please reveal. We have paramihan, magalingan, pagandahan. Please choose the category. Pagalingan. Ano ang tanong? Ayon sa June 2013 issue ng Forbes magazine, sinong apat na NBA players ang nangunguna sa dami ng nabentang signature shoes sa Amerika? Narito ang 6 na posible tamang sagot. Nandiyan si LeBron James, Carmelo Anthony, Derrick Rose, Kevin Durant, Kobe Bryant, Dwayne Wade. Si LeBron James. LeBron James. Close namin ni Brad yan. Eh talaga, saan? Sa Hollywood. Alam naman natin lahat. Kobe. Derrick Rose. Derrick Rose. Isa pa. Yun ang galing sa'yo. Long shot. Pero baka makachamba. Kevin Durant. Kevin Durant. Hindi ko kasi sure kung si Carmelo Anthony yung naglabas ng rubber shoes na nag-top. LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Derrick Rose. Yan ang apat ngayon na naka-highlight sa ating bluff board. Dennis, this is the time. We will give you 30 seconds to change or not to change. Bahala ka. And timer starts now. Dennis? Change ko si Kobe Bryant with Dwayne Wade. Change Kobe Bryant with Dwayne Wade. 10, 4 seconds ka pa. 2, 1. Pasok kaya ang mga sagot mo sa championship. Dito sa Celebrity Bluff, magbabalik pa po. Celebrity Bluff! Celebrity Bluff. Celebrity Bluff. Kilalanin mo. Bakit mo tinanggal yung Kobe Bryant na bigay ni Jose? Napilayang kasi. At pinalitan mo ng Dwayne Wade. Wala, hindi na tayo nagtiwala kasi Jose. Kasi si LeBron James siya kasi Dwayne Wade, magkakampi ngayon sila sa Miami Heat, pumasok sila sa finals. So sabi, naisip ko na dahil pumasok yung team nila sa finals, mas mabili yung rubber shoes nila kahit saan, isang state. Mm-hmm. Ano bang favorite mong team? Actually, natalo yung team ko, Indiana Pacers ako eh. Na-out kami. Kaya doon sa dalawang team na maglalaban, baka mag-San Antonio Spurs ako. Huwag ka sanang mapares sa favorite mong team. Tingnan natin yung unang-una mong nabilang-bilang dyan sa kamay mo. LeBron James.
Nagre-request siya, buksan na natin si LeBron James. Tama ang bigay ni Angelina from Hollywood. Regalo. Eto, sigurado ka? Sigurado ako dyan. Baka panalo ka dito. LeBron James, is it a fact? Tennis is number one. Oh, galing. 300 million ang sales. $300 million. Okay. Oo, grabe. Tama ka doon. Nakuha mo ang number one, LeBron James. Next. Ay, ayun o. Sigurado ka rin dito eh. Nga pala, meron ka ng 25,000. At baka naman, maging 50. Dahil dito kay Kevin Durant, is it a fact? Yes! And Kevin Durant is actually number 4 with $35 million. Ilan? $35 million. Bakit kasi naniwala ka daw kay Wally? Naniwala ka daw kay Wally, kay Derek. Derek Rose. Ano sa palagay niyo? Bilib ako dito, ah. Bilib ako dito. Babalik pa po ang Celebrity Bluff! Good luck, Dennis! Celebrity Bluff, Celebrity Bluff, kilalanin mo. Celebrity Bluff, Celebrity Bluff, kilalanin mo. Lahat ng sinagot, ni Wally Bluff. Diba? Sabi niya, Derrick Rose. $75,000 na to, Dennis. Derrick Rose! Is it a fact? Nako, number 5. Ito talaga si Wally, oh. with the sales na magkano? $25 million. Kobe Bryant kanina bigyan ni Jose, pinalitan mo ng Dwayne Wade. Dennis! Buksan na natin si Dwayne. Go, Dennis! O, buksan natin si Kobe. Dapat si Kobe ay bluff. Pero, dapat si Dwayne ay fat. Para meron kang 75. Pino ka sama. Okay, Dwayne Wade, is it a fact? Kobe and ano? Number 2 Kobe. Is Kobe Bryant. And then? With $50 million, wala sa top si Wade. Ah! Hindi ko ma-perfect talaga. Hindi ko mahulaan si Carmelo Anthony. Carmelo, hindi ano? Ko mahulaan. Ay, pero Diyos ko, nahulaan mo ba? Na mag-uwi ka na $50,000! Yes! Thank you! Angelina Jolie from Hollywood, thank you so much. Thank you. Ganda-ganda mo talaga sa personal. We would like to thank Mini Burger, Zagu Pearl Shake, Master Somai, Waffle Time, Ledon, Sam's Wife, Philippines. Go! Wally, thank you, Jose. Thank you. Happy Father's Day sa inyo. Ay, Father's Day ba to? Tay, Happy Father's Day. I love you, Tay. I love you. Happy Father's Day! Maraming salamat sa pagtutok nyo sa amin sa loob ng isang oras. Uy, merci kulit. Ang saya-saya naman, di ba? Dito lang sa Celebrity Bluff, Season 3!